Daily Brad. Brad? Yes. Alam mo, Ted, kahapon, kwento ko lang, ano, may couples Viber group kami na itong sila. May assignment sila. Meron kami workbook na sinasagutan. Pag-text ko sa Viber group, 5 p.m. pa lang, patulog na rin si Chacha. Ano, no? Ibang klase ayaw to. Ayaw kasi maniwala ni Pastor. Ang dinner ko, 5:30. 6 p.m., ano na, talagang higa yun na sa kama. Nagulat kasi siya. Sabi ko, good night po sa inyo na. Aga ba, Pastor? Aga? Nagde-date pala kami ni Grace doon eh. Well, anyway, alam mo yun, yung talaga excited si Cha na pumasok. Gusto ko tanungin yung mga taga-subaybay natin. Kayo po ba, do you love reporting for work? Or para po ba nakikita natin yung trabaho natin? Alam niyo yun, yung term na necessary evil. Yung, walang magawa eh. Kahit ayoko yung trabaho ko eh, college na si Junjun. Or kapapanganak lang ni Mrs. Tinitiis mo na lang yung boss mo na power tripper dyan sa call center kung saan ka-employed. Or maybe may sarili ka negosyo, pero aburido ka na. Alam mo yon yung parang kailangan lang talaga yung negosyo na to, pero given a chance, ayoko talaga to eh. Ang tanong ko po, do you see a greater sense of purpose sa ginagawa mo para ma-motivate kang pumasok ka sa trabaho? Ngayon kung may nasagot ka na isa sa mga tanong ko, yung verse na to ay para sa'yo. Sabi rito sa Colossians 3:23, we're talking about hands and working hard and all. Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart. Sabi rito, as working for the Lord and not for human masters. Kahit daw po ano ginagawa natin, bigay mo raw po yung puso mo sa trabahong ginagawa mo o sa negosyong pinagkakaabalahan mo. As if sineserve mo si God, hindi lang yung customer or yung human boss mo. Na ang trabaho pala natin, Ted at Cha, or yung negosyo natin, can be a form of worship unto God. Of course, we're talking about legal na trabaho rito. Kung drug lords ka, gambling lords ka, hindi para sa'yo to. Okay, we're talking of godly work. Pag sinabing godly, hindi lang pang simbahan na trabaho. Anything na ginagawa mo, anything you do, whether you're a janitor, you're a carpenter, you're a pastor, you're a senator, regardless po, basta you're doing a job na alam mong maayos, okay, sa mata ng Diyos at mata ng tao, it can be a form of worship. Ted and Cha, ang gusto ko lang isingit yung quote ni Rick Warren, ang ganda natin to, itong sumulat ng purpose-driven life. Sabi niya, yung work daw natin becomes worship. Pag ginawa mo yung dalawang bagay na to, when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. Ang ganda na itong quote na to, Ted, na anything you do, whether you're mopping the floor or you're making bills sa Senate, it can be a form of worship. Pagka ginawa daw po natin, dinedicate natin for God's purpose. More than anyone, ang awareness mo, ang purpose mo is you are pleasing God more than your employer or your customer. You dedicate it for God's purpose. Yung word na dedicate, Ted, it means you set apart. Itong trabaho ko ngayon, pagising sa umaga, pag ginawa ko to, I'm doing it for the glory of God. Kaya tayo, Ted, dito sa show natin, serve the people, that's a way of serving God. And then secondly, as I end, awareness of His presence. Alam mo na kahit work from home ka at wala yung boss mo, 8 hours ka na mo-monitor, you are working complete. 8 hours a day, you're not using company's resources like yung oras, computer, sa ibang pagkakakitaan. Okay, kung nag-o-office ka naman, aware ka na nandito presence ni God kahit hindi nakatingin ang boss mo. Hindi ka nag-uwi ng kokom band. Ano ba tawag doon? Bank paper. Kung ano man tawag yung sa opisina nyo, ni paper clip. Parang alam mo na si Lord nakatingin. Yung iba kasi nakapag-uwi ng Xerox machine. Sabi, baka na-misplace lang. Na-misplace yung Xerox machine. But the point is, you are constantly aware na ang presensya ng Diyos kasama mo. Whether nakatingin ang boss mo o hindi, you're doing work with excellence. Kaya Ted, bukas himayin natin tong verse na to, but for now, let's leave it at that na whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na to na kami may trabaho. Alam namin, Lord, marami kaming minsan reklamo sa boss, sa trabaho, sa negosyo, bumaba trabaho. Iba, Lord, nawala ng trabaho. Pero Lord, alam namin na ang pagkakataon na to na may pandemya at meron kaming trabaho is a blessing already. Kaya Lord, tulungan niyo po kami to see this verse, Lord God, na with the perspective na we are blessed. And whatever we do, whether hindi kami, Lord God, fulfilled or satisfied, baka may malayo lang kaming pananaw na we're doing this to please you first and foremost. That's why we will always be contented, we will always be grateful, we will always be excellent sa aming ginagawa.
as if we're working for you and not for human masters. Salamat po sa verse na to na makatutulong sa aming mga kababayan to value their work. In Jesus' name, amen. 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 And we pray, Lord, muli po ang aming panalangin para po sa lahat ng mga manggagawa sa simbahan. Ano man po ang kanilang sect na kinabibilangan. Lord, amen. Grant them your protection against COVID-19 and the wisdom and discernment sa kanila pong pagmission. And always protect them and their families. All of this, Lord, we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 Marami, Brad Jeff, ang ilang pong mga pastor din na nakikinig sa ating programa. Tama. Maging ito hong segment na ito. Alright, so again, good morning po sa inyo lahat ng mga lingkod ng simbahan.